Kapag ka ikaw ay nag-avail ng TokTok online franchise, paano ka nga ba kikita? Kung ikaw ay isa ng online franchisee ng TokTok or ikaw ay nagbabalak pa lang na mag-franchise ng TokTok, para sa iyo ang video na ito. Panoorin mo hanggang sa huli. Okay guys, so ganito ano. Unang pag-uusapan natin, kapag ka nag-avail ka ng TokTok online franchise, i-issuehan ka nung TokTok online franchise ID number. Alright, ito ay pagkatapos mong magbayad ng 17,888 pesos. Kung nakikita nyo yung poster na may nakasulat doon na how to become a TokTok operator in just 24 hours, yung nakasulat doon. Tapos nakalagay doon is step 1, avail TokTok online franchise package. Yun yung step number 1. Kapag ka nakapagbayad ka na ng 17,888, antayin lang na i-release yung activation code mo from the company. Depende yan kung paano ka nagbayad. Kung over the counter ng BDO, it takes 24 hours to verify your account. Kapag ka naman online banking, same thing, 24 hours to verify your account. And kapag ka GCash, yun, instant yun. Marerelease ka agad yung activation code mo. Kapag ka LBC naman, depende sa time, kung before lunch ka nagbayad, marereceive na yung activation code mo ng hapon. So kapag ka na-release na yung activation code mo, bigyan mo lang ng time yung mag-a-activate ng account mo, mga 30 minutes to 1 hour. Ma-activate na yung account mo, ibibigay niya sa'yo yung franchise ID number mo, ibibigay din niya yung username saka password mo sa JC portal, kasi kasama na rin po yung JC account mo na makukuha mo kapag ka nag-avail ka ng TokTok franchise. And ang kagandahan niyan, magkakaroon ka na rin ng shop link para sa mga food products ng JC Worldwide Franchising, kagaya ng Siomai King, Siopoda King, Burger Factory, Noodle House, Potato King, tapos Mang Box Manok, saka Boy Bondat. So kasama na yung mga yun. So ibibigay sa'yo yung mga shop links mo doon. Meron din pala tayong Copper Mask sa Kaninja Ayon. So kapag nabigay na sa'yo yung mga yun, yung nasa dulo guys ng shop link na yun, yun yung franchise ID number mo din sa TokTok. Yun din yung ID number mo sa JC. Yun yung pinaka-importante guys, kasi yun yung kailangan mo para makapagsimula ka ng kumita dito sa TokTok delivery. Okay, so kapag ka meron ka ng franchise ID number, unang paraan para kikita ka dito ay maging isang online franchisee. Automatic yun kapag ka na-release na sa'yo yung franchise ID mo ng TokTok, activated na yung account mo, isa ka ng online franchisee ng TokTok. So paano mo malalaman? Ibibigay din sa'yo yung delivery link na tinatawag sa TokTok. So kapag ka i-open mo yun or i-click mo yun, ma-open siya sa browser, internet browser, makikita mo yung pangalan mo dun. Welcome to, tapos yung pangalan mo, delivery link. It means activated na yung account mo. So paano ka naman kikita sa pamamagitan nun? May dalawang pamamaraan na kikita ka bilang isang online franchisee. Una, yung delivery link mo, i-share mo sa mga kaibigan mo. Sabi mo sa kanila na kapag magpapadeliver ka ng TokTok, i-click mo lang to. Tapos, pwede ka nang mag-book. So, i-click nila yung delivery link mo, magbubook sila. Bali, ikaw yung nag-refer dun sa booking na yon, so may kikitain kang 3%. Okay? Yung tanong naman na, pwede bang ulit-ulitin yon na gamitin? Oo, kasi yung delivery link mo, guys, lifetime na yon. So, pwede mong i-share sa maski ilan na mga tao. Okay, pwede nilang din gamitin ng paulit-ulit yon. Okay, isa yun na pamamaraan. Pangalawang pamamaraan naman guys, ipa-download mo yung TokTok app sa mga kaibigan mo. Ito yung best practice. Bakit? Kasi isang beses lang nilang i-download yung TokTok app from Play Store or App Store. Pagka-download nila guys, i-open nila ngayon yung app. Tapos may nakasulat doon na registration. Ngayon magre-register sila. Walang bayad yon. Pag nag-register sila, walang bayad. Ilalagay nila yung pangalan nila, email address, cellphone number, tapos yung address nila. And meron din doon referral code. Ngayon doon sa referral code na yon, ilagay nila yung franchise ID number mo. Okay? Ibigay mo sa kanila. Pag nag-register ka, friend, ilagay mo tong franchise ID ko as referral code. Ngayon pag nilagay nila yon at nag-register na sila, lahat na ng booking nila from that moment onwards, may 3% ka na. Kahit hindi mo na sila kakausapin, kahit mag-away pa nga kayo, yun. Lahat ng delivery nila, gamit yung app na yun na nakaregister yung referral code mo doon, yung franchise ID mo, may 3% ka na. So, ilan naman yung pwede mong pa-download din ng ganun? Maski ilan, maski marami. Walang problema doon. So,
much better kung mas marami. Bakit? Kasi mas maraming magbibigay sa iyo ng 3%. O, diba? Kapag ka nakapagpa-download ka ng 10, tapos araw-araw silang nagpapabook kasi mga online seller sila. Ang dami nilang binubook araw-araw. Then, dayon mong 3% araw-araw. Yun yung unang pamamaraan. Okay? Pangalawang pamamaraan naman, nakikita ka dito sa TokTok, is pagiging TokTok operator. So, paano naman yun? Ang TokTok operator, guys, kikita ka ng 7% sa bawat deliveries ng mga riders mo. May riders? Yes. Bibigyan ng company? Hindi. Ikaw yung mag-hire ng sarili mong mga riders. Yung pagiging TokTok operator, guys, hindi siya automatic kapag ka nag-avail ka na, nag-bayad ka na, isa ka ng operator. Hindi. Meron kang mga steps na gagawin. First step na gagawin mo is pupunta ka sa www.toktok.ph and then i-click mo yung Be a TokTok Operator. So, kailangan mo munang mag-register doon bilang isang TokTok operator. Okay, so online form yun, guys. Online form yun. Tapos, i-fill out mo yung pangalan mo, address mo, basta yung mga details mo, tapos mag-upload ka ng isang ID. Okay? Sometimes, nagkakaproblema sa pag-upload ng ID kasi malaki yung files ng ina-upload na ID. Yung mga cellphone kasi ngayon, ang lalaki na ng file size kapag ka nag-capture ka ng picture. So, ang solution dyan, guys, is yung, di ba, meron ka ng picture sa gallery mo ng ID mo, for example, driver's license. Ngayon, ang gawin mo, i-open mo muna yung picture doon sa gallery mo. Pag na-open mo na, nakikita mo na sa screen, i-screenshot mo. So, masisave ulit siya. Ngayon, yung screenshot na file, yun yung i-upload mo para maliit na lang yung file size niya. Okay? Ganun lang siya kasimple. And then, kapag nakapag-register ka na, may marireceive kang email saka text na your registration is under process. Yung parang ganun. Tapos, ang gagawin mo, umattend ka ngayon ng operator technical training. Meron tayong 10 a.m. at saka 1 p.m. Monday to Saturday yan. Bakit kailangan mong umattend? Unang-una, para matutunan mo kung ano yung mga dapat gawin ng isang operator. Doon nila kasi ituturo lahat-lahat ng pasikot-sikot sa negosyo bilang isang operator. Okay, so doon mo na malalaman. Pangalawa, kailangan makita ng TokTok admin na umattend ka ng live na operator technical training para i-approve ka nila as operator. Yes, may approval yon. Kasi hindi ka nila i-approve ka hanggat hindi ka umaattend ng technical training ng mga operator. Okay? So, napaka-importante yan. During the training, no, pagkapasok mo, sasabihin nila na baguhin mo yung pangalan mo, gawin mong, kasi pagpapasok ka sa Zoom, Zoom training yun, guys, ha? Pagpapasok ka sa Zoom, syempre may identity ka doon, pangalan. So, babaguhin mo yung pangalan mo ng franchise ID number mo, ilagay mo yung last name saka first name mo para mas mabilis kanilang ma-identify. Okay? So, tapusin mo yung training na yon. If ever man na natapos mo pero hindi mo masyadong naiintindihan, pwede ka na namang umattend ulit. Kahit pa ulit-ulit, okay lang hanggang sa maintindihan mo. Okay, dito nagkakamali yung mga ibang operator. Kasi isang beses umattend, hindi pa naiintindihan, nag-hire na kaagad ng riders niya. Mali eh. Kasi pagka nag-hire ka ng rider mo na hindi mo masyadong naiintindihan yung negosyo, baka hindi mo alam kung anong sasabihin mo dun sa rider mo pagka nag-apply siya. End up, nag-expect siya ng hindi karapat-dapat, kaya siya agad-agad nag-quit. Diba? Maraming mga operators kasi na nag-hire ng rider, hindi na paliwanagan yung rider naman, nag-quit ka agad-agad. Bakit? Ang ine-expect niya, mali dun sa totoong mangyayari. Kasi hindi siya na-explain na maayos. Alright? So, kapag ka-umattend ka na ng operator technical training, naintindihan mo na, sabihin na lang natin, isa o dalawang beses ka nang umattend, naintindihan mo na. Makaka-receive ka ng email from TokTok na approve ka na. Although kapag nakita ka na ni TokTok admin na umaten ng operator technical training, i-approve ka na niya. Okay, whether naintindihan mo or hindi. So it's up to you na mag-adjust. Kapag hindi mo naintindihan, attend ka ulit. Tapos kapag ka nakabisado mo na, ang susunod na attendahan mo yung rider orientation. Sabi ng iba, teka Albert, ba't ako attend ng rider orientation? Eh hindi naman ako rider. Yun na nga. Isa kang operator at magkakaroon ka ng maraming rider, kaya dapat naiintindihan mo rin yung mga tungkulin ng isang rider. Diba? Para kapag kami nag-apply sa'yo, pag may itatanong siya sa'yo, alam mo kung ano yung isasagot mo na realidad na nangyayari. Okay? Yan. So, kailangan mong umattend ng orientation ng rider para malaman mo kung ano yung mga dapat malaman ni rider at mga dapat niyang gawin bilang isang rider. Alright? So, kapag ka naintindihan mo na kung paano yung ginagawa ng mga rider, ang susunod na gagawin mo na ay mag-hire ng iyong mga riders.
Sabi nung iba, ang hirap mag-hire ng riders, wala akong ma-hire. Hindi mo lang alam kung paano mag-hire, kaya wala kang na-hire. Unang-una, hindi mo kabisado yung negosyo, kaya hindi mo alam kung ano yung gagawin mo dapat para kapag-hire ka. Pero pagka naiintindihan mo yung responsibility ng isang operator at responsibility ng isang rider, dun ka na makakapag-hire ng madaming mga riders kasi alam mo na. Alright. Ngayon, bigyan ko kayo ng technique, no? Yung mga may motor na yan, maraming kakilalang may motor yan. Diba? Ngayon, kahit isang rider lang nakuha mo, yung rider na yon, marami siyang kakilala, magtatanong din sila sa kanya. Kasi pag may nakita silang tok-tok bag sa kanya, tapos nagde-deliver na siya, yung mga ibang may motor na walang ginagawa or gustong magkaroon ng extra income, magtatanong, saan ka nag-apply, ganito, ganyan. O sa mag-a-apply din sila sa'yo. Okay, ganun yon. Be good lang dun sa mga hi-hire mo na riders mo para i-recommend ka nila. Okay, so yun yon. By the way guys, paano ba mag-hire ng riders? Online registration din yan. Parang nung nag-register ka bilang TokTok operator. Kapag may nareceive ko na ng email from TokTok, ibibigay na sa'yo yung username saka password mo sa TokTok portal. So ang gagawin mo na is, mag-login ka na sa TokTok portal. Kapag ka nakalagin ka na sa TokTok portal, makikita mo na yung loob ng TokTok portal, andun na yung mga menus, may mga video tutorials din doon. So, makikita mo rin yung link para makapag-hire ng rider. Okay? Yung link na yon, yun yung ipapasa mo sa mga rider applicant. O kaya, pagka nag-post ka na hiring ako ng riders, kung gusto mo mag-apply, i-click mo lang yung link na to. Kapag ka-click nila yung link na yon, may lalabas na online form. Okay? Ngayon, dun sa online form, nakasulat yung pangalan mo doon. For example, ang pangalan mo, Albert. Welcome to Operator Albert Rider Application Link. Yun yung nakasulat. So, sigurado na mapupunta sa'yo yun. Kasi nandun dun yung pangalan mo. Okay? So, kapag ka nag-apply na si rider doon, mare-receive mo siya. Dun sa TokTok portal mo, dun mo siya makikita. Si rider naman, makaka-receive siya ng text at email na on process yung application niya. So, the moment na na-receive mo ngayon yung application ng rider, magpapakita dun sa TokTok Operator portal mo, dun sa listahan ng mga riders. Ngayon, ang gagawin mo, i-check mo kung kompleto yung requirements niya. Okay? Yung motor na gamit niya, sa kanya ba yon? Tinan mo yung ORCR kung nakapangalan sa kanya. Kung hindi naman, dapat nag-upload siya ng authorization letter galing dun sa may-ari ng motor na pinapagamit sa kanya yung motor. Dapat meron din siyang NBI clearance. Okay? Hindi pwedeng police clearance lang ha. Kailangan NBI clearance. Alright? And then, i-check mo mabuti kung kompleto yung mga requirements niya, saka mo siya pa-attend din ng TokTok Rider Orientation. Huwag mo muna siyang i-approve. Ngayon, pagka nakapag-attend na siya sa Rider Orientation, since ikaw may idea ka kung ano yung mga responsibilidad ng isang rider, tanungin mo siya, testingin mo kung naiintindihan niya o hindi. Diba? So, paano? Magtanong ko sa kanya, pag ganito ang nangyari, anong gagawin mo? Mga ganun, sample ng ganun. So kung alam niyo yung isasagot niya, ibig sabihin naiintindihan niya yung orientation. Tama? So doon mo pa lang siya i-approve. And then i-discuss mo din sa kanya yung about sa accessories, kagaya ng vest, uniform, saka yung insulated bag. As of now, ang nire-require pa lang ni TokTok is yung insulated bag. Okay, kahit wala mo ng vest, okay lang. Yung uniform, madali lang naman yan eh, kasi mura lang naman yun, 200 pesos ata. So may mga nagbebenta na rin ng mga insulated bag. So maghanap pa lang sa Facebook, insulated bag. Tapos yung iba nagbibigay na rin ng free na tok-tok, yung long sleeve. So pwede mong bilhin yon, tapos ibenta mo kay rider. Ulitin ko ibenta mo kay rider. Bakit? Yes, bibilhin talaga ni rider sa'yo yun kasi siya yung gagamit. Para ingatan niya kasi kanya yun eh, binili niya yun eh. Yung insulated bag guys, nagkakahalaga yan ng, I think may nakita ako na 1,300, 1,400, mga ganon. May mga sizes kasi yan eh. May 16x16, may 20x20. So it's up to you or dun sa rider mo kanong gusto niya. Bakit ikaw pinabibili ko, bakit hindi na lang si rider? Kasi kung ikaw kasi ang bibili guys, kung bibili ka ng sabi na lang natin 5 o kaya 10, pwede kang makahingi ng discount dun sa nagbebenta. Diba? So yun, so mas makamura ka, syempre ibenta mo rin kay rider mo para mas makamura rin si rider mo. Paano kung si rider ayaw niyang bilhin yung insulated bag sa uniform? Di hindi siya makabiyahe. 'Di ba? Ngayon naman kahit anong trabahong a-applyan mo, gagastos ka pa rin eh.
'di ba? So same thing lang din dito. Mag-a-apply ka ng ibang trabaho, may uniform? Oo, bibilhin mo din. 'Di ba? O kaya kung walang uniform, magdadamit ka rin ng maayos, so bibili ka rin lang din naman ng damit mo, 'di ba? So same thing lang din. So kapag ka nakapag-attend na si rider mo ng orientation, nesting mo na kung alam niya yung gagawin niya bilang isang rider, alam na niya. Ngayon ang gagawin mo na susunod is mag-top up ka na ng TokTok wallet mo. Paano 'yon? I-discuss naman ito sa training pero sabihin ko na lang sa iyo. Login ka sa TokTok portal mo, tapos meron doon sa menu top up TokTok wallet. So magta-top up ka doon. Ang pwede mong i-top up na minimum is 2,000 pesos. Okay, pwede ring 5,000, pwede ring 10,000. Ngayon, para saan ba itong TokTok load na ito? Itong TokTok load na to, guys, is para sa distribution ng commission ng bawat party. Anong ibig sabihin? Kasi 'di ba, may percentages, may kanya-kanyang percentages ang bawat isa, 'di ba? Bilang online franchisee 3%, bilang isang TokTok operator 7%, bilang rider is 80%. 'Di ba? So, si rider ang kukuha ng bayad. Kasi hindi pa activated yung electronic payment natin. So si rider, kukunin niyo yung delivery fee doon sa nagpa-book. Ngayon, 100% 'yon, 'di ba? So imbes na ire-remit niya sa iyo bilang operator yung 20% at ikaw naman na operator ibibigay mo kay TokTok yung 13% at si TokTok naman ibibigay niya yung 3% doon sa online franchisee at i-keep niya yung 10%. 'Di ba, ang daming steps 'yon. So ang purpose ng load is yung load na ang nag-distribute ng commission ng bawat isa. Bibiyahe si rider, kukunin niya yung payment doon sa customer. For example, 100 pesos ang delivery charge. Kukunin ni TokTok rider yung 100 pesos from customer, ibubulsa niya na lahat 'yon, kanya na lahat. So, 'di ba 80% lang sa kanya? Yes. Ngayon, doon sa TokTok wallet na 'yon, doon ibabawas ng system yung 20%. At kapag nabawas na ng system yung 20% na yun, yun na yung kapalit dun sa ire-remit sana ni rider sa'yo. Pag binawas na ng system yung 20% na yun, si TokTok na mismo ang magbibigay ng 3% sa online franchisee at 7% dun sa operator. Okay, so para mas maintindihan mo ganito. Kapag ka nakapag-load ka na ng TokTok wallet mo from TokTok, bibili ngayon sa'yo si rider mo ng TokTok load. Bakit? Kasi hindi siya makakabiyahe or hindi siya makakatanggap ng booking pagka walang TokTok load yung TokTok wallet niya. Okay, so for example, bibili sa'yo si rider ng 100 pesos. Babayaran ka ng 100 pesos. Through GCash, kung gusto nyo, pwede na niya rin i-remit sa'yo. Pwede niyang i-deposit sa bank account mo. Kahit anong pamamaraan, pero pinakamaganda GCash para anywhere pwede siyang magbayad sa'yo. May GCash siya, may GCash ka rin. Okay, so pasahan mo siya doon sa TokTok operator portal. Meron option doon na pasahan mo ng TokTok load si rider. Kapag ka na-loadan mo na si rider mo, 100 pesos, babayaran ka ngayon ni rider mo doon sa GCash mo ng 100 pesos. So quits kayo, 'di ba? Binigyan mo siya ng TokTok load, binayaran kanya ng pera. So si rider, paano niya uubusin yung TokTok load niya? Ganito. Pag mayroon yung nag-book, malapit sa kanya, tatanggapin niya yung booking. Pag natanggap na niya, 100 pesos delivery charge, magde-deliver siya. Nung na-deliver na niya, babayaran na siya ni customer ng 100 pesos. Yung 100 pesos, ibubulsa na niya. Okay? Ang 20% ng 100 pesos is 20 pesos. So yung TokTok wallet ni rider, mababawasan ng 20 pesos. Automatic yun. Okay? So, bumalik ba yung 20 pesos na nabawas dun sa load ni TokTok rider? Yes, kasi 100 pesos binigay ni customer. Okay, so bawas na yung 20% dun. Ngayon, saan napunta yung 20%? Napunta sa system ng TokTok. Okay, ngayon, paano mo naman makukuha yung 7% mo as operator doon sa deliver ni rider? Ganito, noong nag-load ka ng 2,000 pesos from TokTok, dun sa TokTok operator portal, ang binayaran mo, 2,000 pesos. Okay? Ang natanggap mo na TokTok load is 2,000 pesos din. Pero, meron tayong tinatawag na JC Wallet, which is yung nabanggit ko kanina na magkakaroon ka rin ng username saka password sa JC portal. Kasi magkakaroon ka ng account sa JC. Ngayon, dun sa JC Wallet, nandun yun sa JC portal.
gamitin mong mag-login yung username sa password mo na binigay nung na-activate yung account mo. Doon sa transaction, doon sa JC portal, nandoon yung JC wallet. I-click mo yung JC wallet mo, magkakaroon yun ng 700 pesos. Okay, ulitin ko ha. 2,000 pesos ang niload mo sa TokTok wallet. Nagbayad ka ng 2,000 pesos sa TokTok through online. Tapos, nabigyan ka ng load na 2,000 pesos sa TokTok wallet mo. Okay, so parang quits, di ba? At nabigyan ka ng 700 pesos sa JC wallet mo. So ngayon, paano naging kita mo yung 700 doon? Eh 7% lang ang dapat nakita mo. Eh ang 7% ng 2,000 is 140 pesos. Eh bakit 700 yung binigay? Parang sobra naman. Ganito kasi yan. Okay. Since 20% lang ang binabawas ng system dun sa TokTok load ni rider sa bawat biyahe niya. So ibig sabihin, kapag ka naubos ng mga riders mo yung 2,000 pesos, 20% lang yun ha, 2,000 pesos. Ibig sabihin, 10,000 pesos ang dapat na may ibiyahe nila. Sa halagang 10,000 pesos na delivery, ang 20% nun ay 2,000 pesos. Tama ba? Nagigets ba? For example, yung isang rider mo, kahit marami kang rider, pag nakabiyahe sila ng worth 10,000 pesos na deliveries, dun mauubos yung 2,000 pesos na load mo. Kasi 2,000 is 20% of 10,000 pesos. Alright. So, yung 7% i-compute dun sa total delivery charge na 10,000 pesos. So, 10,000 pesos times 7% equals 700 pesos. So, tama ba? Yan. So, kung nakikita mo na yung 700 pesos dun sa JC wallet mo, good as cash na yon. Bakit? Kasi pwede mo na yung i-encash. Alright? So, sa pamamagitan ng every Tuesday and Wednesday, pwede mong i-encash ang laman ng JC wallet mo. Pagdating ng Sabado, nagiging cheque yan at pwede mong i-request na i-deposit sa bank account mo on the following week. Yung iba naman ang ginagawa ganito. Yung 700 pesos dun sa JC wallet, hinahayaan lang nila dun. Tapos, sa susunod na maglo-load sila, madadagdagan na naman ng panibagong 700, di ba? Tapos, mauubos na naman yung TokTok wallet nila, maglo-load naman sila, may ng 2,000, may another 700 na naman. So, 2,100 na yun, di ba? Ngayon, kapag ka maglo-load ulit sila, imbes na online banking or GCash yung gagamitin nila na mag-load dun sa TokTok wallet, ang ginagamit na yung JC wallet. Kasi pwedeng gamitin mo yun pambili ng TokTok load. Okay? So pag ginamit mo na yung JC wallet mo, hindi mo na kailangan magbayad sa GCash or online banking, yung JC wallet mo na mismo gagamitin mo. So, kapag ginamit mo na yon at nagkakaroon ka na ng TokTok load at binebenta mo na yung TokTok load dun sa mga riders mo, nagiging pera na. Okay? So, yun yung yun yung flow ng pag-encash ng JC wallet. Alright? So, kapag ka naloadan mo na yung mga rider mo ng TokTok load, biyahe na sila. So, magsimula na kayong lahat kumita. Ito pa, additional to, no, bilang isang operator. Since operator ka ng TokTok, isa ka ng partner ng TokTok. So, bilang isang partner ng TokTok, mas maganda rin na tinutulungan mo rin yung buong kumpanya para i-promote ang TokTok. At the same time, mas malaki yung pwede mong kitain. Sa pamamagitan ng hanap ka ng mga online sellers o kaya yung mga madalas magpabook o kaya yung mga madalas magpa-deliver. Ngayon, makipag-tie up ka sa kanila. Sa tuwing magpapa-deliver sila, sasabihan ka bilang operator. Sasabihin nila sa'yo, may booking ako. So, kapag ka ikaw kasi ang magbubook bilang operator dun sa booking, pwede mong iselect yung mga riders mo. Para makapag-book ka, na masiselect mo yung mga riders mo, login ka sa TokTok portal mo, and then ikaw yung gumawa ng booking doon. So, i-assign mo sa mga riders mo para mapuntahan niya yung customer, yung kakilala mo na customer. So, para siguradong may delivery yung mga riders mo. Yan yung additional lang. Hindi naman mandatory na dapat ganun. Kasi yung mga bookings natin, nakikilala na tayo dito sa buong Pilipinas at marami na tayong mga customers na nakakaalam or may TokTok app na nagpapabook na lang sila ng kusa. Marereceive naman ng rider mo yung mga booking kung malapit sila dun sa location na nagbook. And kung sakali lang na maraming mga riders na nakapaligid dun sa nagbook, mag-uunahan sila na mag-accept ng booking. Sa mga baguhan na riders, syempre hindi pa kabisado yung application, nahuhuli sila palagi, di ba? Pero habang tumatagal at namamaster na nila yung pag-accept ng booking,
mas mabilis na sila. At ang kagandahan niyan, pag dumami yung rider natin, dumami ang operator, dumami na rin ang nagpro-promote ng tok-tok. Ngayon, since marami nang nagpro-promote ng tok-tok, dadami na rin ng dadami ang mga bookings natin. So, huwag kayong mag-alala na baka walang mga booking kasi nasa sa atin lang din naman yan kung paano i-promote tong negosyo natin. Again, isa ka ng partner ng tok-tok, hindi ka na customer. So, mas maganda rin na tulungan din natin yung company na i-promote itong tok-tok sa mamamayan. Alright, so doon naman tayo sa pangatlong kitaan, sa pagiging rider. Yes, kahit online franchisee ka na, kahit operator ka na, pwede ka rin maging rider. Okay, paano yun? Pwede kang mag-apply sa sarili mo, i-open mo yung rider application link mo, tapos i-fill out mo yung mga kailangan na details doon. Maglagay ka rin ng driver's license mo, yung ORCR ng motor mo. I-approve mo rin yung sarili mo kasi ikaw din naman yung mag-approve kasi ikaw yung operator ng sarili mo. Ngayon, pag na-approve mo na, loadan mo rin yung sarili mo bilang rider mo. Okay? Kasi may kakaroon ka ng rider app. Ngayon, mag-download ka ng rider app, tapos mag-login ka doon. Makaka-receive ka rin ng booking kapag may nag-book na malapit sa'yo. O pwede kang magpa-book, kagaya ng sinabi ko kanina, pwede kang mag-create ng booking na mga kakilala mo bilang isang operator. Tapos, i-assign mo sa'yo, sa sarili mo. So, pwede ka rin bumiyahe. Ngayon, ang kikitain mo naman is 80% dun sa delivery charge. Ang gandahan yan, since ikaw ang operator ng sarili mo, may 80% ka ng kita, meron ka pang 7% na kita bilang operator ng sarili mo. And the good thing is, kung ikaw pa yung nag-book or pinabook sa'yo nung customer mo na yung katay-up mo na reseller, yung booking, may 3% ka din. So, 90% na total lang kikitain mo kapag ganun ang nangyari. Okay, so I hope naliwanagan kayo dito sinabi ko. I hope na intindihan nyo ng maigi. Kung meron man ako na-miss out na hindi ko nasabi dito sa video na ito, pwede nyo pong i-comment dyan sa baba ng video na ito para mabalikan ko po kayo na sagutin. Alright, siguro meron akong mga hindi nabanggit dito. Basta kung ano man yung questions nyo, i-comment nyo lang dyan sa baba at sasagutin ko. Alright, so once again, my name is Albert. So kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa aking YouTube channel, i-click mo na yung subscribe button dyan sa baba. I-click mo na rin yung bell button para ma-notify ka sa tuwing mag-upload ako ng panibagong videos. More on my videos guys is about building passive income, paano yung mag-create ng wealth, mga ganun. And paano mag-manage ng pera at ano yung mga iba pang pamamaraan para makapagdagdag ng income. Pinopromote ko po itong tok-tok kasi ito yung negosyo natin kasama na rin ang JC sa Kasyomay King. Kasi naniniwala ako na yung pagbabago sa buhay ko dahil sa negosyo na to, maaari ring mangyari sa'yo or kahit sino man. Kasi dito, wala tayong educational background na kailangan. Kahit anong natapos mo, ang importante kasi dito, intindihin yung negosyo, gawin yung negosyo, sipagan, galingan. Kikita ka rin dito kagaya ko. So, with that, thank you so much sa panonood. Kung meron kang kakilala na nangangailangan na mapanood din itong video na ito, huwag kang magdalawang isip na i-share sa kanila para matulungan din natin sila. Maraming salamat sa panonood.